Cecilia Ligup. Okay. Reklamo po niya, Idol, yung dalawang lesbian po na kanyang nakarelasyon. Kung mapapanood lang yung video na yun, is wala naman po akong binanggit na pangalan niya, na hinahamon ko siya o na pinagbabantaan ko siya at minura ko siya. Kung mapapanood niyo po siya ng buong go, binanggit po nila ang pangalan ko, pati yung partner ko, saka yung kaibigan ko. Wala naman pong binabagit na siya, yun yung pangalan talaga. Anong advice mo dito kay Marites? Idol, tama na yung parinigan. Kung ano man yung nakaraan ninyo, kalimutan nyo na yun. Ma'am Cecilia, pagbati-batiin ko na lang kayo, kami ang magiging testigo na para masiguro pagdating sa pag-uusap sa barangay, totally wala na talagang problema. Mag-move on na kayong lahat. Pwede? Dito. Ba, ma'am, meron ka na rin bagong karelasyon? Meron na po siya, bago lang kami. Okay. Kasi nung niloko naman nga ako, siya naman kasi talaga nag-umpisa. Kailan po ba kayo naghiwalay po, ma'am? Ito lang, bago lang. Nung niloko niya ako. Gano'n po ba kayo katagal na magkarelasyon? Magna 19 po. May pagkakataon ba, ma'am, na nanghinaya kayo doon sa taon na pagsasama niyo? Sobra. Ninyo? Dahil lahat ng hirap at pagod ko nandoon doon. Pati yung pinampatayo ng bahay, hindi niya lang naman pera yun eh. Pera ng barbershop yun. Sobrang yung pinaglagyan niya sa amin, hindi niya alam kung ano yung ginawa niya. Kinabukasan ng anak ko, nawala. Hindi niya na yung pinag-aaral. Binigyan niya ako ng pera para umalis sa bahay niya. Tinanggap ko yun. Pero ngayon, hindi ko lang yun matanggap. Na ganun na niya yung ginawa niya sa akin. Bakit ako pa yung kailangan nilang pagpiestahan? Okay na ako eh. Tinanggap ko na wala na sa akin lahat. Kinuha niya na. Binigyan niya akong pera para lang lumayas ako sa bahay niya. Ikaw ang pinalayas. Pinaalis po ako talaga niyan. Dahil gusto niya magsama na sila. Nandun ngayon yung babae sa bahay na itinayo namin. Hindi ko lang din malubos maisip sa kanya bakit ganun. Anong problema niya sa akin? Ako na ngayon sinalbahin niya eh. Ako pa yung pinagtatawanan nila. Tapos yung kaibigan niya. Ang lakas ng loob magsalitang niloko ko daw. Ako ba'y nanloko siya? Ang unang laging nanloko. Apat na taon na kaming nakatira doon sa bahay na yun. Marami po ba siyang naging karelasyon, ma'am, maliban po sa inyo? Marami po. Marami. Ako yung pinakamatagal. Pangalawa lang siya na nakarelasyon ko kasi ayoko din naman ng hiwalay. Siya ang gumawa ng paraan para maghiwalay din kami. Ano ba yung nagustuhan niyo po sa kanya naman at tumagal kayo ng ganong kahaba? Hindi ko rin po alam. Basta ang alam ko, buong pamilya lang. Kahit sa pamilya ko, broken family din ako sa tatay at nanay ko. Sa una kong asawa, ayoko na lang sana maranasan ni Yuri, yung pinalaki namin. Kaya lang siya rin ang gumawa ng way para maghiwalay din kami. So ngayon, masaya ako sa bago ko kasi nakamove on ako dahil sa kanya. Kailangan ko magpatuloy kasi pinagbabantaan ako ng kaibigan niya. Kasi nabanggit ni ma'am no, na nagkaroon siya ng ibang karelasyon. So nalaman mo rin ba yun? Nalaman ko rin, no. Yung sinabi mo sa kanya? Yung sa time na huya na nagmakaawa ho ako sa kanya, nasabi ko, wag na, layuan mo na. Lalo po yung naging karelasyon niya, may karelasyon na rin, no, yun. Sabi ko po sa kanya, wag mo nang anuhin yan. Baka malay mo, hindi mo lang alam, baka ipatira ka niyan. Ayun, yung kinatatakutan ko sa kanya. Ayun, sabi ko, wag na. Kung gusto mong ayaw mo na kay mama, wag ka na makirelasyon sa iba. Sarili mo na lang isipin mo. Kasi buhay mo rin itataya mo dyan. Kahit pa paano, iniisip ko rin yung kalagayan niya rin. Kasi sa ngayon, medyo wala na rin akong pakayam kasi sobrang tindi na yung ginawa nila eh. Tapos yung isang narinig ko na sa, ayun nga ho, sa unang episode nga ho, ba't niya sinabi na hindi niya raw kayang kontrolin yung mga isip niya. May kaya siyang kontrolin. Unang-una ho, bahay niya ho yun. May authority ka doon. Malaki ang authority mo doon. Pwede mo siyang pigilan na, uy, tama na yan. Medyo sobra na. Pero hindi. Parang pinamumukha niya na may kasalanan pa si mama. Tuwang-tuwa pa siya. Bumubulong pa siya. Tanong ko ba sa kanya, pangaharas niya? Tapos yung death threats na yun, tanong ko, kaya niya bang palitan ng buhay? Lalo na kami lang, apat po kami magkakapatid. Lalo pa po, ako na lang una katira kay mama. Noong panahon ba na magkasama kayo, minahal mo rin tong si dada mo? Oo, minahal ko po talaga. Siyempre, medyo masakit din sa akin eh, na ganyanin ko siya eh. So, ba't niya ako ginawa? Ang laki ko ng respeto ko sa kanya, pero ba't ganun? Ba't ganun nangyari? Ba't pumayag siya na ganyan-ganyan mo si mama? Ngayon,
ano ang may papayo mo kay mama kung sakaling mag-arap sila sa mamaya sa barangay? Payo ko na lang, huwag siyang kabaan, huwag siyang matakot sa harap niya. Alam niya masaya ka na wala siya. Supportive ka naman ngayon sa bagong love life ni mama? Supportive naman ako, supportive mo talaga. Ma'am Ethel, saan po kayo nagkakilala ni Ma'am Cecilia? Kaibigan ko yung kalibin niya. Matagal na kami magkakakilala, tapos nagkakasama rin kami paminsan-minsan. Ngayon nga, nung nakita ko siya, hindi ko alam na naghiwalay na sila. 8 years bago kami nakita ulit eh. Tapos eh, nagkakasama kami, hanggang nagkakakwentuhan kami. Ano ang nagustuhan mo sa kanya? Mabait naman po. Maano sa pamilya, maasikaso. Ikaw ma'am, ano nagustuhan mo sa kay Ma'am Ethel? Yung hindi ko nakita kay Marites, nakita ko sa kanya. Tulad ng pagmamahal niya sa mga anak ko. Anong gusto mong sabihin sa iyong girlfriend? Basta nandito lang lagi kung ano yung nararapat sa mga yun. Kasi nakita ko lalo yung mga anak niya natakot eh. Pinupursige na magreklamo talaga. Ayaw sana namin. Ako, yoko eh. Kaso nagbabanta siya. Diba? Tahimik naman po kami. Wala silang naririnig. Talaga. Kaya lang. Siyempre, pambabastos, hindi na tama yun. Kahit kung ano lang, di ba, naghahamon, wala namang problema. Kung away lang, di ba, hindi naman kung ano yung nararapat. Siyempre, daanin na lang po sa legal. Kayo naman po, Ma'am Cecilia, ano po ang gusto niyo pong mangyari? So, kung pong mangyari, manahimik na lang sila. So, kayo po ay ready na po na dumiretso tayo sa barangay? Opo. Sige, tara. Opo. Cecilia, ano po ba ang gusto niyo pong sabihin po sa kanila kay Ma'am Marites, kay Ma'am Giza? Sa totoo lang, gusto ko managot yun ng bastos sa akin at naghamon at nagmura sa Facebook. Naka-live kasi yun eh, binubuli nila ako dun eh. Pero kung sa kanilang dalawa, gusto ko ano yun nila yung mga asawa nila, lalo na yung asawa mo. Hindi ko kilala yung asawa mo para sabihan niya akong magaling kasi mat***. Kaya nag-react din niya kasi sinabihan mo siyempre siya kinakasama ko, siyempre masasaktan niya. Paano niyo nalaman nagsalita ang sa video, sa aso yun eh. Kaya nga, saka tawag na nila sa yun. Siya nga nagbansag sa yun yun eh. Kaya nga, Ay bakit pala ko? Anong masama ang sa sinabi ko doon? Ayun nga, bakit masama? Bakit masama? Masama pala eh, bakit? Siyempre lang, kasanayan na yun na tawag sa'yo eh. Pangit eh. Nakasanayan eh. Oy, talaga pangit. Kahit sino nga tumatawag sa'yo, paano ako naging kaya tinawag kang kasi naging tayo. Galit na galit siya sa'yo, di ba? Ngayon wala na kami, okay na kayo. Matagal na yun kasi. Oh, kasi matagal na. Nabansag na yun eh. Nabansag yun. At sinabi ko na rin sa kanya kung ano yung... Hindi mo maiayali sa tao yun, nabansag yun. Ang ano dito, hindi niya narinig na sinabi kong ganun siya, ganun ang ano niya. Ano ba ang gusto niyo pong mangyari? Mag-public apology sila dahil binastos nila ako sa public. Humihingi kami ng pasensya kasi hindi namin alam na... Kasi yung mga nagsalita na yan, hindi ko na alam, kasi nasa kusina ako, yung iba, mayroong pagmumura nga lang. Hindi ko na alam kung sino yung mga tinutukoy kasi, siyempre, naka-live, marami nanonood. Sino ba doon yung mga nakakapanood na yun? Siya na ba yung tinutukoy? Hindi ko alam eh, kasi nasa kusina ako, kasi may mga salitang wala ako sa camera. Yung mga salita na yun, kaharap ka. Kaharap ka, ikaw kaharap ni Jane. Habang minumura ako, inahamon ako. Kasi nga 'di ba dala ng ano, ino, makukulit na. Oh, hindi mo rin ba ako masisisi kung bakit ako nakarating tayo sa ganyan? Humingi na ako sa inyo ng pasensya kasi sabi mo nga sa bahay nangyari. Kasi wala naman akong karapatan na nasabi na 'yun eh. So, ako na lang humingi ng pasensya sa iyo sa mga nagawa nila sa iyo. Dala lang kasi talaga ng ano 'yun. Inom ko naman 'di ba? Pagka nga ito, nakakainom ka, hindi mo na rin alam minsan ang nagagawa mo. Yun lang, oh, sorry kung nasaktan ka o ano. Basta ako kasi wala akong sinabi sa'yo, again sa'yo. Kaharap ako sa'yo nang wala akong ginawa sa'yo, wala akong sinabi na gano'n. Kasi hindi ko rin alam kung bakit ako nandito eh. Kasi yung mga paratang, sa akin lahat nakabuhos eh. Yung pagbabanta, pagmumura, tsaka paghahamon. Total, bago kayo dumating dito sa opisina ko, dumating na kayo kay Sir Raffy at sinasabi nga ni Sir Raffy, mag-ayos kayo.
O kaya kayo nababa sa barangay. Sabi ko nga, hindi kayo magkakasundo hangga't walang umaamin. Diba? Kasi hindi pwede magkaroon ng problema kung pares walang ginawa. Ano issue kung pares wala kayong ginawa? Diba? O ngayon, kaya nyo bang ibigay yung public apology na hiningi niya? Che, kung ano man yung nasabi ko or ano, sorry. Sana rin kung ano man yung inat na tinatawag mo sa akin na tigilan mo na rin yan, ha? Kasi, ano nga sa'yo, hindi na tayo mga bata. Kasi, nakakasakit lang talaga kung gano'n. Pogi na lang. Hindi ba? Ako naman, pasensya ka na kung nagawa ng mga ano ko yun. Dala lang siguro ng alak. Kasi pagka may alak, may balak. May balak. So, sorry kung na-offend ka doon. Sorry sa lahat. Nangyari na, tapos na, pero gusto ko mag-public apology pa rin sila sa FB. Ito, upload po natin to sa social media, lahat, buong mundo, milyon-milyon ang makakakita. Magpa-friends na kayo ha, magkakaibigan na. Sabi ni Chairman, kailangan magkakaibigan na kayo. Okay po. Sa pamamagitan po ng alitang magkabilang panig at willing naman silang magbati at mag-ayos sa nagawa nila, ito'y hindi na dapat pang maulit pa. Ang at pagdesisyonan na mag-public apology si Marquez Divina at ang kanyang mga kasama. Ang usapan po nito at kasulatan po nito ay pinatutunayan po sa harap ng barangay at ang TV5 na Raffy 2 po action agad ay tinatapos at pinatutunayan po ng kanila pong mga lagda. Raffy Tool po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinag. Sir Raffy, salamat po sa tulong nyo. Nagkaayos na po kami dito sa barangay. Buti na lang po nandiyan kayo. Marami pong salamat. Nangako po sila na iingi sila ng public apology. Nag-sorry na rin po sila sa akin. Maraming salamat po sa inyo, Sir Raffy. Raffy Tool po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Raffy Tool po ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan, gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan. Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan. Maraming mahirap ang